Hello mga ka-finding, welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo na aking vlog. So today mga ka-finding ay namasyal ako at nakadock yung aking barko na sinasakyan. Nandito ako ngayon sa Norway, sa part ng Olden. So mapapansin nyo yung aking background ay talaga naman napakaganda. So ito yung rewarding mga ka-finding sa mga nagbabarko, especially sa akin na seaman at nag-iikot at kahit paano ay nakaka-experience din na makapag-travel sa iba't ibang lugar, especially ngayon nasa Norway ako. So yan, so gusto ko lang laging i-share yung aking mga adventure. Kung meron akong pagkakataon ay gumagawa ako ng video at lagi ako nagba-vlog. So nakakatuwa kasi yung journey ko talagang hindi naging madali. Mula sa walang-wala, saan-saan lang ako natulog, anak ako ng fisherman. So alam ng mga subscribers ko yan na hanggang ngayon ay lagi nagsusubscribe sa aking YouTube channel. At nakakatuwa kasi lahat ng sakripisyo mo, nagsimula ako sa wala. Yung tatay ko maging isda, lumaki ako sa probinsya na talaga namang mahirap ang buhay. Tsaka hindi mo alam kung makakasurvive ka. So na ngayon, ang dami kong dinaanan, ang dami kong journey na nilakbay, ang dami kong daan na dinaanan, ang daming lubak, ang daming liko na nangyari sa buhay ko. Share ko lang ng konti yung aking life story, kung paano ako nagsimula. Yun. So gusto kong i-share sa inyo kasi para makapag-inspire din ako ng ibang mga tao na nangangarap na kahit na mahirap ang buhay ay patuloy lang kasi mayroon tayong pangarap. Meron tayong gustong marating at gusto nating patunayan yan na talaga namang makaka-survive tayo. Kahit anong gawin natin ay laban lang. Hawakan natin yung mga pangarap natin kasi dyan tayo mag-grow, no? So yun. So ang i-share ko lang mga finding ay talaga namang mahirap sa mahirap pero kinakaya. Kinakaya ko kasi may pangarap ako para sa pamilya ko, para sa sarili ko. So nagsimula akong mangingisda yung tatay ko. 8 kami. Pangalawa ako at ang hirap. Nung nag-aaral ako, wala akong masyadong uniform. Yung mga uniform ko noon ay galing pa mismo sa mga kandidato na tumatakbo. At yung notebook ko noon ay hati-hati. Bihira lang ako magkaroon ng sapatos. Yun, so mahirap bilang isang mangisda ang tatay kasi mahirap. Isang kahig, isang tuka. So hindi namin alam kung makakain kami bukas. So natutuwa ako sa ibang mga bata na kakain sila, nandiyan na sa table, kakain na lang sila. Samantalang kami, sa family namin ay kailangan namin magsikap. Kailangan namin maghanap buhay para may makain kami sa araw-araw. At pagpasok namin sa school ay mayroon din kami makain kahit paano. So, ayun. So, dahil sa mahingisda yung tatay ko, mahirap sa mahirap pero kinaya ko. Punong-puno ako ng pangarap mga ka-finding. So ngayon ay nandito na ako sa Norway at sinishare ko sa inyo yung daan o yung journey na dinaanan ko. So yun. So plinano ko talaga to at gusto ko talaga mag-share dito sa Olden kasi isa ito sa pinaka gusto kong port. Pinaka magandang port na gusto kong puntahan. So nakakatuwa kasi alam mo yung sa pangarap mo lang dati pero narating mo. So yun, bilang isang anak na mangisda, talaga nagsikap ako, pinagpursige ko na makarating ako sa kung saan saan at may pangarap ako eh. Yun yung naging radar ko kung bakit ako nandito ngayon. So yun, pagkatapos ko noon ay pag-graduate ko ng grade 6 ay nag-high school. Isang kahit isang tuka, laban lang, minsan wala, minsan meron. Pero dahil may pangarap ako ay tinutuloy ko. Tinutuloy ko yung adventure ko sa buhay, yung pakikipaglaban ko. Kasi alam ko meron at meron ako mararating, malakas yung kutob ko. So hindi ko binitawan. So nung pag-graduate ko ng high school ay wala akong sapatos. So yun, nangirma ako ng sapatos sa kapitbahay namin at sobrang laki ng sapatos na yun at hindi ko makalimutan. Nilagyan ko siya ng karton sa dulo para lang maipakita ko sa mga tao na, oh yes, gagraduate ako ng high school. Gagraduate ako ng high school, taas no akong lalakad at ipapakita ko sa inyo na meron akong sapatos. So yun, nakagraduate ako mga ka-finding sa high school kahit na grabe yung dinaanan ko. Yung tatay ko, yung nanay ko, sakripisyo, lahat kami. So ayaw ng kahirapan, mabigyan ako ng magandang edukasyon. Pero dahil sa punong-puno ako ng pangarap sa buhay, hindi makakahadlang yung kahirapan sa taong punong-puno ng pag-asa at pangarap sa buhay. So, yun. After ko graduate mga finding ay dumaan sa point na pumunta ako ng Manila. So, pumunta ako ng Manila, naging
Iba-iba yung trabaho ko doon. Naging kargador ako sa palengke, nagtitinda ako ng asin, mantika. So yun. Tapos, aside from that ay naranasan ko rin matulog sa ilalim ng tulay, sa mga jeep. Lahat yun dinaanan ko mga finding. Ang dami kong dinaanang hirap, ang dami kong... Basta hindi ako sumuko. Hindi ako sumuko kasi ang dami kong pangarap sa buhay. So alam ko sa mahirap siya mahirap, pero kinakaya ko siya. Dahil punong-puno ako ng pangarap sa buhay, talaga namang nilalaban ko mga finding yung gusto kong marating. So unti-unti ay kahit gaano kahirap, natulog ako sa ilalim ng tulay, sa loob ng jeep, nag-barker ako, nag-dishwasher din ako para lang makasurvive ako sa araw-araw. So unti-unti sabi ko balang araw ay matatapos din tong hirap na dinadaanan ko, lahat ng unos na binabaybay ko, alam ko at meron akong patutunguhan dahil hindi ako tumitigil. So sinabi ni Lord, okay, hindi pa natatapos yung challenge mo dyan. Kailangan mong ipasa lahat ng challenge na daanan mo kasi sa dulo niyan kapag nilagpasan mo ay meron. At hindi ako mga kapahinding natatakot madapa. Hindi ako takot sa mga rejections kasi ang dami kong dinaan ng rejections. Tapos sa failures, ang dami kong lakas ng loob. Dahil sa failures ay naging mas matibay ako sa buhay at naging mas matatag akong harapin ang aking bawat pagsubok sa araw-araw. So kasama yung tapang, yung pangarap ko, hindi ako pinanghinaan ng loob. So umabot sa point na natulog ako sa ilalim ng tulay, naging barker ako, sa loob ng jeep, nag-dishwasher ako. Hindi alam na magulang ko to, hindi alam na mga kapatid ko na ganun ang nangyari sa akin sa Maynila. So dahil sa lakas ng loob ko, sa tapang ko, at talagang desidido ako na may marating sa buhay, na balang araw ay yung taong natutulog sa ilalim ng tulay, nakaranas na matulog sa park, sa jeep, nag-barker, at kumakain din ng botcha para lang makatipid sa araw-araw, ay sinikap ko. Sinikap ko na may marating ako, na kahit minsan may sa chapter ng buhay ko, sa pahina ng libro ng buhay ko, ay may ganitong klaseng storya na dinaanan ko. Walang regrets kasi yun yung naging mas doon ako naging mas matibay, doon ako mas naging matatag yung pundasyon ko. So nakakatuwang isipin kasi kahit paano ay unti-unti ay nalagpasan ko yun. Aside from that, natulog ako sa ilalim ng tulay, lakad dito, lakad doon. Sasabi ko, tinitignan ko yung ibang mga tao doon na nakatira doon na nagstay, at ang tagal na nila doon, halos nagpamilya na rin sila sa ilalim ng tulay, at nakita ko yung sitwasyon nila na walang nagbago. Ulit-ulit lang yung cycle ng buhay nila at doon lang sila nabubuhay. So sabi ko sa isip ko, hindi ako papayag na hanggang dito lang ako sa ilalim ng tulay. Hindi ako papayag na hanggang barker lang ako. Hindi ako sa nagyayabang, pero may pangarap ako sa buhay at may gusto akong marating. After nun ay nilisan ko yung tulay na halos naging ilang araw or buwan ko rin naging gabay at silong, at naging silungan para lang makasurvive ako sa pang-araw-araw. At sa mga jeepney drivers na tumulong sa akin, at sa karinderya na may-ari na talaga namang binuhay ako ng kahit na ilang panahon, ay nadugtungan ang buhay ko dahil din sa mga taong naging anghel sa daan na dinadaanan ko. So ang daming anghel na tao na dumaan sa buhay ko. May mga taong binabaka, may mga tao din namang gusto kang iangat at tulungan kanilang akayin para makarating ka dun sa tamang destination mo kung saan yung pangarap mo na nag-aantay. So pagkadating ng mga finding, lakad ako dito, lakad ako doon, after dun sa tulay, hanggang sa may tumapik sa akin na babae at nagsabi sa akin na, "Sir, mag-a-apply ka ba sa amin, factory worker?" So lakad ako dito from Quezon City, lakad hanggang sa makarating ako ng monumento. So hindi ko alam kung paano ako nakarating doon point na yon, at nakakatuwang isipin kasi feeling ko hinila ako ni Lord papunta doon para makita ko yung ilaw para marating ko yung gusto kong puntahan. So yun, so nakakatuwa kasi afternoon, after kong daanan yun, ay nagkaroon niya ako ng chance na makapag-work as a factory worker. At doon, sumasahod ako ng 130 a day sa loob ng 12 oras na nakakatuwa kasi kahit paano ay na-survive ko yun. At ilang taon din ako doon, halos isang taon din akong naging factory worker, at sinikap ko na makaka-survive din ako. At sabi ko, sa isip ko, kailangan ko i-level up yung pangarap ko kasi may gusto akong marating at hindi ako titigil kasi hanggang dito lang ako. Alam ko meron pa ako mararating at meron pa akong ibubuga mga ka-finding. That's why nag-decide ako na
mag-resign. At yun nga, naalala ko na may kasama akong sa jeep na sumakay. At nakita ko na talaga naman napakaganda ng uniform niya, mga ka-finding, kasi nakaputi siya that time. Ako madumi, madungis kasi factory worker. So wala naman, hindi naman ako sa nag-aano sa factory worker na talaga namang naging katulong ko rin para mabuhay ko, ang sarili ko at yung pamilya ko din. At niligtas niya ako doon sa tulay kung saan ako natutulog. At nagkaroon din ako ng opportunity na makapag-rent ng kwarto na marami kami nung nagpa-factory ako. So nakakatuwa, after noon mga finding, pagsakay ko sa jeep ay nakilala ko nga yung lalaking yun at sabi niya sa akin ay mag-apply ka sa SM, ako nagtatrabaho, dicer ako doon. So nung time na yun mga finding, nangarap ako na maging dicer. Pangarap ko maging dicer. Gusto ko maging dicer kasi malinis yung trabaho, tapos parang magaan. So gusto ko namang guminhawa din ang buhay ko. So kahit paano unti-unti ay nagkakaroon ako ng level, nagle-level up yung mga pangarap ko sa buhay. So yun. So, ang sabi niya mag-apply ka sa Makati. So nung nag-apply ako sa Makati mga ka-finding ay hindi ako natanggap kasi ang kailangan daw nila is may experience ka dapat. So yun, so hindi para sa akin ang magtrabaho sa SM na maging bagger or maging dicer. So nung time na yun sa Makati, ikot ako, ikot dito. Nung may nakita ako na pila, nagtanong ako kung ano ba tong yung pila na to. Ang sabi nila is janitorial daw, so mag-a-apply daw ako. Kung mag-a-apply ako, sabi ko, kailangan ko ng trabaho, hindi ko alam naman kung ano klaseng janitorial yan. So sige, apply ako. So ang ginawa ko mga finding ay pumila ako, pila dito, pila doon. So yun, hanggang sa natanggap ako. Pagkatanggap sa akin ay kung saan-saan ako pinadala. Naging reliever ako kung sino yung absence sa Quezon City, doon ako papasok. Ako galing Caloocan, doon ako papasok sa Alabang, doon ako papasok sa Manila. So ganyan, so ilang buwan din yung ganun. Tapos dyan sa may Manila, sa may Robinsons, ilang araw din ako nagkukuskus ng pedestrian lane dyan. So ilang beses din akong inimatay dahil sa gutom, sa puyat, pagod kasi wala talaga ako matuluyan kasi pamasahe ko, imbis na pangkain, pamasahe ko yung pangkain ko is ginagawa ko na lang pamasahe at madalas marami rin beses na ako'y naglalakad tapos sasakay tapos lalakad. Lahat ng experience ko ginagawa akong treasure. Kinokolekta ko yan lahat kasi alam ko doon ako mas laging nagiging matibay. At doon ako nagkakaroon ng pundasyon kung paano ako lalaban sa buhay. Kung iisipin natin, napakahirap ng buhay pero kakayanin natin kasi meron tayong pangarap at may gusto tayong marating. Noong naging janitor ako, ay nakarating ako ng university sa Lasal. Sa Binild, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho doon. Dahil sa sipag ko, sa tiyaga ko at sa dedikasyon ko rin sa trabaho at naibibigay ko rin yung mga napupulot ko na mga pera, yung mga gamit, laptop, cellphone ng mga bata, ng mga teacher. Dahil dun sa kagandahan ng loob ko ay binabalik ko yun. Dahil sa, kahit na nakasangla ATM ko, kahit na wala akong pambayad sa renta, lalos may utang ako ng ilang buwan, kumakain ako sa botsya, sa mga nagtitinda ng botsya, sa gilid ng kanal. Pero alam nyo mga finding, never ako nasilaw. Kahit anong piso, hindi ako bumawas dun sa mga nakikita kong bagay-bagay na maaaring magpabago din ng buhay kung pansamantala or pamabilisan. Hindi ako nag-isip na kunin ko to kasi wala namang may-ari at wala nakakita. Pero nagkamali ako. May nakakita pala nung kabutihang ginagawa ko sa kapwa ko. Si Lord. Hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Yun na pala yung dulo mga finding, yung paghihirap ko. Sabi ni Lord, sige, lahat na napulot mo sa school na to, lahat ng nakita mong gamit, pera, ipunin natin. Bibigyan kita ang magandang biyaya na for life. Lifetime mo nang dadalhin at hindi mo makakalimutan kahit saan ka dalhin ng panahon at ng pangarap mo. Yung binigay na gift sa akin mga ka-finding ni Lord ay binigyan niya ako ng edukasyon. Kung saan uhaw na uhaw ako sa edukasyon nang makapag-aral ako nung college. Nung nasa kolehiyo ako mga ka-finding, nagtatrabaho bilang isang janitor sa Binil. Nahihito ko yung mga estudyante na nasa loob ng room at ako ay naglilinis sa hallway. At lagi kong sinasabi sa sarili ko na ano kaya yung pakaramdam ng mga estudyante na nasa loob ng classroom, na nakaupo dun sa malamig na classroom at nakikinig at nag-aaral. Di ko alam yung mga kasagutan noon, pero unti-unti ay ako din ang naka-discover ng sagot na yon. Naging estudyante ako, from janitor, naging estudyante ako, at unti-unti ay medyo bumago ang buhay ko kasi from janitor, mga kapinding, ay nag-resign ako at nag-working student ako. At nagtrabaho ako sa labas, nag-office clerk ako, at unti-unti ay nakagraduate ako. Sa awa ng Diyos, ang dami kong challenge na dinaanan, nakagraduate ako sa Lasal, sa Binild ng
biyaya mula kay Bathala na napakaganda din naman ang ipinakita ko. Nakakatuwang isipin kasi after ko graduate sa Binilde, eh, nagkaroon ako ng oportunidad na mapaayos ko yung buhay namin, yung pamilya ko, nabigyan ko din ng maayos na hindi naman maayos, yung bahay na hindi butas-butas, na yung bahay namin dati is punong-puno din ng balde sa taas kasi sa tuwing umuulan ay puro tubig. Butas, kapag natutulog ka ay talaga namang bumabaha yung loob namin kapag umuulan. So, nakakatuwang isipin mga kapinding yung lahat ng hirap na dinaanan ko sa daan at hindi ko siya binitawan kasi punong-puno ako ng pangarap sa buhay. Nakakatuwa lang kasi hindi ako sumuko sa dami ng dinaanan ko. After ko makagraduate sa Binild mga kapinding ay nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa isang kilalang telecommunication company sa Pilipinas. Doon ay nakapagtrabaho ako, nakapag-ipon ako. At alam ko sa sarili ko na hindi ako masaya doon sa trabaho na kung saan ako. Hindi ako nag-grow. That's why, pinush ko pa rin yung pangarap ko nung bata ako na maging seaman. Ginawa ko mga finding ay nag-aral ako ng culinary at nag-invest ako ng ilang pera para mapaaral ko din yung sarili ko. So nag-aral ako ng chef kasi gusto ko magtrabaho sa barko. So unti-unti ay na-build ko yung career ko na yon at natapos ko nga yung culinary na yon at nakapagtrabaho ako sa hotel. And then nagkaroon ng pandemic, pero pandemic lang yan mga finding. Puro tayo pangarap at tapang sa buhay. Hindi ako tumigil. Apply dito, ang dami kong rejection. Pero sabi ko, rejections, failures, kaibigan ko yan. Diyan ako mas lalong tumitibay at lalong tumatatag yung mga pangarap ko. At mas lalo akong tumatapang sa mga failures at rejections na yan. Sige lang, laban lang, apply lang. Huwag ka titigil kasi alam mo, ang dami kong laban na alam kong pinabayaan ako pero nilaban ko at unti-unti ay meron pa palang mas magandang ibibigay sa akin si Lord. So laban lang, ang daming nag-reject sa akin ng mga companies, mga tao na walang din ng tiwala sa akin kasi hindi ko alam kung bakit, kasi nga wala rin ako experience, kulang ako sa kakayahan. Pero sabi ko, sige lang, laban lang, hindi ako titigil. So unti-unti ay nakita ko sa sarili ko na mas lalo kong tumapang at mas lalo kong tumibay. That's why hindi ako tumigil. So yan nga mga kapinding, nagpapasalamat ako kasi kahit paano may nagtiwala sa akin na company na kunin ako. Papasalamat ako kay Magsaysay kasi binigyan ako ng opportunity na maging isa o mapabilang sa mga crew na pwede nilang ipadala sa PNO. So yun. So ngayon mga kapinding ay nandito na ako. Nakakapasyal na ako saan-saan. At sa unang kontrata ko mga kapinding for 3 months ay nakatatlong barko na ako. Bakit ako nakatatlong barko? Una is Ventura. So mga ilang buwan ako doon, 20 days yata, hindi inabot ng buwan. Arcadia, mga 2 months kasi wala akong US visa, train ang ship ako sa Iona. So tatlong ship, tatlong barko na ang aking dinaanan. So unti-unti ay nakakapunta ako sa iba't ibang lugar. Na-explore ko yung buong Europe halos. Nandito ako ngayon sa Norway, nakaupo at nag-share ng aking life story na kahit paunti-unti ay maibigay ko rin sa inyo yung aking journey. Simula nung bata hanggang sa umabot ako dito sa point na to, hanggang dito sa hindi ko alam kung nandito na yung finish line ko o alam ko meron pa akong gustong marating. So yun mga finding. So ngayon ay nandito ako ngayon sa Olden, sa Norway at nagbablog at isinishare sa inyo yung experience ko sa buhay para sa mga subscribers ko na talaga naman hindi ako iniwan. Hindi nyo ako binigo at lagi kayo nandyan at nag-aabang. So ngayon ay nandito nga ako ngayon at nagkukwento ng kahit paunti-unti ay may bigayin ko rin ng idea yung mga taong naubusan na rin ng tapang sa buhay. Laban lang mga kapinding, huwag tayo mapagod. Ituloy natin yung pangarap na meron tayo at huwag natin bibitawan yan dahil yan ang magdadala ng yan ang magdadala sa atin dun sa pampang kung saan natin gusto at kung saan natin gusto marating yung mga pangarap natin sa buhay. Lagi kong sinasabi mga kapinding na ang dami kong hiniling kay Lord na hindi niya binigay. Pero napakarami niyang binigay mga kapinding na katulad nito na nandito o ngayon, hindi ko naman hiniling pero binigay niya. Nakakatuwang isipin na sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo ay meron at meron ka pa rin mararating sa buhay. Alam nyo mga kapinding, huwag tayo matakot magtanim. Kailangan lang natin magpunla, magtanim ng buto, ng karangalan at kabutihan sa kapwa. Dahil mamumunga yan ng mas maraming karangalan at kabutihan sa kapwa. So napakasarap tumulong sa sarili kasi mag-grow yan at mamumunga ng kabutihan at makakatulong ka rin sa pamilya mo. Kailangan lang natin ng tapang, sakripisyo at huwag natin bibitawan yung mga pangarap natin.
sila makaka-find din yung aking ma-share sa inyo sa vlog ko na to. So welcome sa Olden sa Norway at welcome sa mga paunti-unting life story na dinaanan ni Finding Maro. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-finding and see you sa aking next na adventure dito sa mundo ng aking vlog. Maraming maraming salamat mga ka-finding and see you! Bye-bye!